Katulad din ng nakasanayan na kutsinta ang ating gagawin ngayon. Ang pagkakaiba lang nito ay nakalagay po ito sa Bilao at lasap na lasap ang milky flavor nito. Ito po ay milky flavored kutsinta sa Bilao. Tara, luto tayo! Hi, I'm Dance and this is my channel. Una po natin gagawin ay ibababad natin ang isang kutsarang atsuwiti seeds sa 1/4 cup na hot water. Ibabad po natin ito ng mga 20 minutes at pagkatapos po ay salain natin at kakailanganin natin ang nagkakulay na tubig nito. Pero guys, kung bago pa lang po kayo dito sa Dance Food Park, mangyari po lamang na pakisubscribe po ang aking channel, pakiclick lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po kayo updated sa mga susunod kong video uploads. Sa isang malaking mixing bowl naman ay pagsamasamahin po natin ang 1 cup na cassava starch o flour, 1 cup na all-purpose flour, 1 cup na dark brown sugar, 1/2 cup na powdered milk at saka po 1/8 teaspoon na fine salt. Haluin lang muna natin ng maigi hanggang sa mag-combine po ang ating dry ingredients at pagkatapos po ay idadagdag natin ang 2 1/4 cup na water. Idagdag din po natin ang ating annatto water na galing sa ibinabad na atsuwete at pagkatapos po ay magdadagdag din po tayo ng 2 teaspoon na lihiya o lye water. Haluin lang po natin ng haluin hanggang po sa matunaw lahat ang ating mga ingredients dito. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Pagkatapos pong mahalo ay salain po natin ang ating mixture para sigurado po tayo na walang buo-buo na maisama doon sa ating mixture. Habang nagpapakulo tayo ng ating steamer, ay pahiran muna natin ang ating bilog na molder at bago po natin ibuhos ang ating mixture, ay kailangan haluin ulit natin kasi po pumapailalim ang cassava starch. I-steam po natin ang ating mixture ng mga 30 minutes para sigurado po tayo na luto na ang ating kutsinta. Ihanda naman po natin ang ating bilao na may aluminum foil at saka po meron dahon ng saging at saka itaob natin ang ating kutsinta. Thank you.
I-slice po natin ng maayos ang ating kutsinta sa bilao. Para mas masarap ang ating kutsinta, ay budburan po natin sa ibabaw ng bagong kinayod na niyog. O pwede rin po tayo maglagay ng grated cheese dito. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share, at lalong-lalo na po sa mga nag-subscribe at magsusubscribe pa. Maraming salamat po sa inyo.